Hello everybody! Today, si-share ko lang yung mga books na ginamit, yung mga resources na ginamit ko para mapasa ang JLPT N4, N3, N2 through self-study. Nandito na ako sa Japan. Dito na ako actually nag-invest ng sarili kong mga books. From N3. Sa N3 ito. Ito yung ginamit ko. Ayan. Ta-da-da-da! And itong grammar, may ano, ito naman yun. Ito, yung sa reading comprehension. O yung tinatawag na dukkay. Ayan. Maraming ano yan. Maraming laman ng mga practice questions yan. Ayan. And ito. Set actually to siya eh. Ito naman yung sa bunpo or sa grammar. Ayan. Nihongo Somatome. N3 pa rin. With English translations yan. Okay. And ito. Kaya hindi naman ganong ano. Hindi naman ganong marami yung resources ko or books ko. Ito lang siya. Nakikita nyo. Nihongo Tango Speedo Master. Ito. Napaka ano nito. Napaka benri or napaka convenient niya. Dati kasi nagtatrain ako papunta ng ano. Papunta sa work ko nung nasa factory pa ako nagtatrabaho. Then every time nag-ride ako ng train, papunta ng work, mga 20 minutes. Since napaka-handy niya, ilalagay ko lang siya sa maliit na bag ko and then magbabasa-basa ako. Kaya, I advise na, no, bumili kayo nito para mas matagdagan pa yung tango or yung ano nyo, vocabulary nyo. Kasi panlaban nyo talaga ito pagdating, ano, pagdating ng N3. Labanan talaga ng vocabulary yan. Ng JLPT. And sa N4 naman guys, although I had this book na N4, ayan, I know, hindi man sa pagmamayabang, hindi ko rin alam kung natsambahan ko lang yun. Actually, nag-take ako ng N4 nang hindi na ako nag-review. Ano lang, baon ko lang dun yung knowledge ko ng N5. And then, parang mindset ko nun, tatry ko muna if ever na kaya ba. And if hindi, then at least alam ko na kung ano yung magiging questions, di ba? Pero nung nag-take ako ng N4, one take lang, napasa ko naman siya. Kaya hindi ko masasabi na, ano, na kailangan yung mag-aral. Kasi, ano, advice ko para sa mga, foundation ng N5. Na, ano, mag-take na kayo ng N4. Kung ano man, pwede kayong magtingin ng mga resources through the internet para mas madagdagan lang. And then, huwag kayong matakot kasi masasabi ko, my own experience, yung N4, kapitbahay lang ng N5 yan. Yung N3 talaga, ang labanan ng, ano, ng vocabulary, labanan ng kanji, labanan ng reading comprehension, and grammar din. Yan yung mga kailangan yung paghandaan. Kaya, the more vocabularies you have, the more chances of winning. Bumili kayo ng maraming libro. Anyway, about sa N3, ganun din yun. The same mindset din. Nag-try din akong mag-take ng N3 first. Nung first time ko, hindi rin ako nag-aral. Parang daladala ko lang yung ano, yung sinabi kong knowledge ko ng N5 plus pasado na ako ng N4. So parang confident na ng konti. Pero nung na-try ko siya, drank. Masyadong malayo yung scope ng N4 sa N3. Kaya yun, bumili ako ng mga books na to. And then, tinry ko na naman siya. The same mindset na naman nung pumunta ako ng gera ng N2. And mas lalong malayo, sobrang layo ng scope ng ano, N3 siya ka N3. Malayo yung pagitan nila. And then after noon, pero maganda naman 'yon, at least 'di ba malalaman niyo kung ano yung mga questions, ano yung mga kailangan niyong tutukan for the next try niyo ng exam. Yun, so yung N3 nabagsak ko once, then the second time, napasa ko. And then yung N2 na naman, ganun pa rin, nabagsak ko siya once, and then the following year, napasa ko naman siya. And sa N4, ito, Nihongo Somatome N2 pa rin, diba? The same series pa rin siya, ito, kaya lang itong level na to, N2. Ito yung kanji list. Meron din ako ano nito, yung dokkai. Ito yung sa N2, diba? Ayan. Kanji yan, kanji list, ayan. And then, yun, mayroong ano, kompleto ako ng set nito. Nahiram lang ng kaibigan ko, hindi na nabalik. Yan. Ano, kompleto rin to. Kaya I highly recommend guys, if ever na gusto niyong kumuha ng, ano,
ng N2 or GLPT exam, N2 or mapaano mang from N3. Ito, subukan na talaga to eh. Hindi ko pa nasubukan ng N4 level na to, kaya hindi ko siya pwedeng ma-recommend. Ayan, ito. Ayan, N2. And then, ang naging ano ko naman, naging mindset ko ng N2, nung time na yun, gusto ko nang maging magaling magano sa kaiwa or sa conversation Japanese. Kaya bumili rin ako nito. Kite Oboiru Hanashikata. Okay? Ayan. And ito naman siya, parang ano siya, ipapractice mo kung paano ba yung tamang pagkasabi, paano ba yung tamang pagkatagpi-tagpi ng mga words. Actually, dito talaga ako gumaling sa kaiwa. Ito. Lalo pag may ano, pag may magaling kayong, kumbaga parang friend na pwede makapagturo sa inyo kung paano yung ano, yung tamang approach ito. Mura lang to. Ayan na. 2,200. And then, anyway, if may i-recommend man ako sa inyong book for N2, ito guys, i-try nyo to, di ba? Try N2. Yeah, ito yung pinaka mare-recommend ko na ano, na napaka-powerful na book. Dahil dito, talagang, ang malaking factor kung ba't napasa ko yung N2 actually through self-study lang siya to. Actually ito, hindi ko rin dinirito eh. Binigay lang din to ng ano, workmate ko. Ayan, try N2. Maganda siya, maganda yung approach ng ano niya. Para mas madali siyang maintindihan. Sobrang ganda ng book na to. I highly recommend guys, para sa mga gustong pumasa sa N2 dyan. Ayan, ito lang kailangan nyo. Itong try N2. Tapos dagdagan nyo lang nito. Para supplement na ano. Para pang ano na rin. Backup. Kanji list. Kasi labanan ng kanji yan pag N2 eh. Anyway, yun lang yun. And if ever may na gusto nyo gumaling sa kaiwa, ayan. Idagdag nyo rin to. Ano ba? And then, I'm actually getting ready na ako na ano, mag-take ng N1. Kaya bumili na naman ako ng try N1. Ayan. Diba? 1,800 yung price nito. Ano, magandang actually mag-invest ng ano guys, ng sarili niyong libro. And then ito rin, kumuha rin ako nito, N.I.C.I. Tango. Ayan. So, medyo makapal siya. Pero, kaya yan. Basta may ano lang. Determination lang yan. Tsaka motivation lang sa pag-aaral. Kaya, yun lang! Ito lang yung mga books na binili ko tsaka ginamit ko. Okay, again, ito yung sa N3, ayan, N2, yung mga subok ko na talaga to ha, N1, taraan. Okay, yun lang, sana makatulong tong ano na to, tong vlog na to. Para sa mga walang idea, if ano yung mga book na nagagamitin niyo for the upcoming exam. Kaya, good luck sa lahat. If everyone ano, wala pa kayong study habit or wala pa kayong study routine kung paano, bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano ko siya ginawa nung ako pala nag-aaral from N4, N3 to N2. Ano, ang ginawa ko noon, nung nagtatrabaho pa ako sa isang ano, sa factory ako noon eh. Then ang duty ko noon is from 8 a.m. till 5 p.m. Kaya ano, ang ginawa ko talaga noon, gigising talaga ako nung maaga. Whether a winter, spring, summer, or fall. Talaga ano, literally, kahit no winter, babangon talaga ako ng 4 a.m. in the morning para lang mag-aral. And then, araw-araw talaga yon, minimum 30 minutes. Kapag dapat hindi bababa ng 30 minutes yung ginawa ko nun. And then, if gaganahan ka, nung sa akin talaga nun, if mahaba man, mga 1.5 hours, ganun, 4. So, pag ano nga ako, matapos ako ng pagbaba, matatapos ako ng 5:30 in the morning. And then, di ba, meron pang mahaba pa yung oras ko para makapag-prepare for work. If ano, meron kasing times kasi syempre tao lang tayo, meron din times na hindi tayo gaganahan or di kaya pag start nating mag-benkyo or mag-aral, antukin tayo, di kaya mali-distract tayo, okay lang yun, basta huwag nyo lang araw-arawin. Kaya ano, minimum, kaya ako advice ko sa inyo, minimum of 30 minutes in the morning. Kasi pag sa morning kayo mag-aaral, ano din diba, may mga study din nagsasabi na the best sa pagka morning ka mag-aaral kasi fresh na fresh pa yung utak mo. Yun lang naman. Para sa mga hindi mahilig mag-aral, well, ano, good news. Ako yung isang ano, buhay na testimonya. Mga friends ko na kilalang kilala ako, hindi talaga ako kilala bilang isang studios na tao.
pero napasa ko yung N2 na exam, diba? Kaya isang patunay lang na hindi lahat ng mga hindi mahilig mag-aral dati, ganun pa rin sila sa nila, pagtanda nila, like me. Sa akin naman, na in love lang talaga ako sa Japanese language. Kaya, para sa mga nanonood dyan na alam ko, na in love na rin kayo sa Japanese language, well, do the grind lang. And makukuha nyo rin yun. And yun lang, salamat, mabush!